kang selosa, huwag kang selosa. At maghulog sili ka, huwag kang babae, kanyang selosa. Kangit-kangit kay ganda, huwag kang selosa, huwag kang selosa. Nang magkasundo tayo, pagkat marami ang batang ulo sa maling suspeta mo. Selos ng mga babae, ayaw ng mga lalaki. Sa pagsasamang mabuti, selos ang nakakapeste. May lalaki kong makselos, ano? Ay mukhang baliw na halos. Ha? Kung pagmamasda ng kilos, sino may mayaya mo? Huwag kang selosa, huwag kang selosa. At maghulog sili ka, pag ang babae kanyang selosa. Pangit kahit kay ganda, huwag kang selosa, huwag kang selosa. Nang magkasundo tayo, pagkat marami ang basag ulo sa maling suspeto mo. Magseselos ka sana, ay, ano? Ay siguruhin mo muna, pagkat kahiya-hiya ka, kung mali ang iyong suspekta. Hindi naman nagseselos lang. Ang selos mo sa iyong nobya, huwag dalhin sa opisina. Kalimutan ng selos, pagkat nakatatawa. Huwag kang selosa, huwag kang selosa. At maghulog sili ka, pag ang babae sadyang selosa. Pangit kahit kay ganda, huwag kang selosa, huwag kang selosa. Nang magkasundo tayo, pagkat marami ang pagkakulo sa maling suspeta mo. Tete, gusto mo ba sumama sa akin sa... Oo, ako din kanina, friend. Sandali lamang kami, honey, ha? Huwag kayong alis dito. Baka mag-aanap pa na naman tayo. Basta ka, honey. Na kung saan mo kami iniwan, doon mo rin kami dadatlan. Kasi, ha? Hene? Mag-iingat kayo, ha? Tony, dito ka muna. Sandali lang. Saan ka na naman pupunta? Susundan mo na naman sa skola, no? Pero doon nag-aanap ka ng basag ulo. Hindi, sayang itong pagkakataong ito. Hindi mo nakita at pinindasan ako. Basta, huwag kang mag-alala. Baba, hanapin ka ng Cynthia. Okay, sandali lang. Sige. Hello, Cora. Hello? Sino my name? Sa palagay ko'y nagkita na tayo minsan. Hindi ko lang maalala ko saan, ngunit ang iyong pangalan ay hindi ko maaaring makalimutan. Maaari. Sapagkat hindi ko naman maaaring makalimutan ang krims na yung gita. Natitiyak kong nung una tayo magkita ay nakapistido ko. Pagkat kung ikaw ay nakabetting siya, ay matatanim sa aking isipan ang ganda na iyon ng katawan, ang kinis na iyong balat, at tamis na iyong mga mati. Nung una tayo magkita, ay natitiyak kong hindi tayo matagal nakapag-usap. Pagkat hindi ko maaaring makalimutan ang katamis na iyong balat. Maaari bang ibigay mo sa akin ang phone number mo? Maaari mo bang ipagkalog sa akin? Kung hindi maagambala sa'yo. Magkailang ulit sa isang araw na kita'y tatawagan. Nakikilala ko sa'yo si Miss Gomez. Huwag ka mag-alala. Pagkat nalalaman ko, hindi niya nalalaman ang iyong pangalan at ngayon lamang kayo nagkita. Huwag mo rin pansinin ang katamisan ng kanyang dila, Miss Gomez. Sapagkat ang pangungusap na ginamit niya sa'yo, siya rin unang ginamit sa akin at sa iba pang babae ng night niya makilala. Shall we go, honey? Excuse me, ah. Honey, honey. Huwag kang kumakuha ka. Sandali lang kami nawala yun. Katagpo ka na naman sa sampayan. Masama ba naman pati yung dating kakilala? Dating kakilala? Hindi mo ba lang alam ang pangalan? Cora ang pangalan noon. Gutom na ako. Eto, ayos na lahat. Mabuo na lang kayo kumain tayo. Kalimutan mo na, honey, yun. Basta ikaw ang pinakamamahal ko talaga. Sige, umupo ka. Cynthia, ano gusto mo? Kape? Coca-Cola o orange? Orange. Orange? Orange, ha? Tony, bukas eh. Tutuloy na ako ng Davao. Sasama ka ba sa akin o hindi? Hindi siguro makasasama, Larry. Alam mo naman, kailangan ko ng sweldo ko.
Para sa board examination. At saka isulong naman ang pagkakataon para masarili ko si Tony. Ay, basta yung telegrama, huwag mong kalilimutan, ha? Anong telegrama yun, Hanis? Alam mo, Cynthia, padadalang ko siya ng telegrama pagkaraan ng apat na araw. At saka bakit naman ibig mo makabalik agad? Kung alam mo naman sa probinsya, hindi ako. Malungkot lang, saka amatik ng pata. Wala pang gusto lang. Ayun, gusto mong gusto. Saka nga siya pa, hindi ako makatitig sa malang dito yung mga pata. Alam, kaya na kayo. Kaya na kaya na lang makapagpasaya. Masigla at palata. Salamat sa pag-aalaga ni Tina. Hindi mo nalilimutan ang aking nasa. Bakit niyo? Hello, Tina. Yeah. Kasi nga pala, pakukuha mo nga yung mga dala-dala ko sa pati. Naku, meron ako magandang pasalubong para sa inyo. Siguradong magtutuwa kayo nun. Siya nga. Alam niyo pa, nakabuti sa akin ang pagkabili niyo ng bahay sa Manila. Pagkat nakapag-aaral na akong mabuti, di tulad ng araw na ako'y nasa dormitoryo. Ha? Ang ibig mo sabihin, ipapalik ka ulit sa dormitoryo. Eh, di masasayang mo pahay na binili sa Manila kung hindi mo titingnan. Hindi. So, ang ibig mo sabihin, nakabuti ang pagkabili niyo ng bahay pagkat nakapag-aaral na akong mabuti. Kailan naman ang inyong board examination? Sa mga katapusan ng buwan. Mabuti. Dahil sinabi ko yung narito at nalalayo ko sa tukso sa Manila. Ang balita ko eh, ikaw eh, nalulong sa mga babae, ha? Kung pa naman. Mali ang natanggap niyong information kay Tata Basyo. Ako at ang kaibigan ko si Tony, walang kasimbay na estudyante sa Manila. Ni wala kaming kasintahan. Ni wala kaming kasama babae sa bahay. Nakita mo na. Di sa bibig mo na rin ang galing na meron kayong mga babae kasama sa bahay. Ipatayagi mo na yung kaibigan mo na. Walang maitunturong magaling niya. Naloko na naman. Hindi ako. Ang ibig ko sabihin, si Tony walang kasimbay. At wala kaming kasamang babae sa bahay. Ni ang kusinero namin. Ni ang utusan. Panay lalaki. Kung ikaw ay inhinero na, saka ka naman ligaw, ako na rin ang papayong yung magkataw ka na. Ibig kong makita nga akong magiging ako. Ako naman, di ba lang sa isip ko yan eh. O, ano bang lalaki mga balutan niya na? O, Tina, yan ang para sa'yo. Ito naman pa ba, para sa'yo? Para sa akin? O. Uy! Muleta. Kinakailangan maghanay ako agad nito. Akuan mo, Tata Patio. O. Yan ang uso ngayon sa Manila, kaya ako'y binili para sa'yo. Salamat. Larry, magpahinga ka na. Pagod na pagod ka na sa biyahe. Mami ang hapon, sumama ka sa Tata Pasyo. Makita mo naman ang ating mga kabuhayan. At saka ikaw eh, kinasasabot ka ng mga taga rito. Oo. Ito nga rito, gabi-gabi. Meron pa kami gabi-gabi. Ataw na nga nilangan. Galak ng kwarte. Ay, parang kung sino ka nagbibigay sa inyo. Ginalak na sa inyo ang ating sinahog. Ay, di mamutang ka. Mamutang mo naman. At ay, hindi na sa mula po eh. Ikaw, Stina, hindi na ako nakatapit sino hindi ka... Uuwi-uwi pa. Aaway po na tayo. Kapag ako'y ginalit mo, kukunin kita. Hindi mo silang marap na ipang lab. Ay, di mas inanakit niyo sa akin sapagkat nalalaman niyo. Napakabait niyo sa akin. Di ba panino pa ako ang patula ang tingin sinatakot ko? Nalalaman ko naman kung kakasay naman niyo sa sugal, anak at... Wala kang pakinapusap. Dala ng kwarta. Dami pang tatsap. Wibig kayo ka ba, hindi? Ayaw ko po yung bumitaw. Eh, ayaw mo sige. Yung puro. Parang sige ito mo, Lord. Gabi na po eh. Nakakaya naman. Bukas na ko doon. Bakit ba din? Ano ba yun? Wala ko. Alam niya, mahihayin po yung batang yan eh. May sakit po ang kanya ina eh. Yung pala ganun eh, bakit hindi mo bigyan ng pera? Maaari naman kung bukas na ko eh. Teka, meron akong kwarta rito. Kasi na ba ito sa gano? Opo, maraming salamat po. Kaya ako'y hindi na patatagal, baka kumabot siya sa patita. Salamat, o. Pakabay ka na. Kung hindi ganyan sa ito, kung sa mga sa kanyang awakin. Huwag mo yung sabihin niyo. Maraming salamat. Magandang gabi sa'yo. O, Epan, nasisihan ka pa naman ang pagbabakasyon mo dito, ha? Oo. Magandang araw po.
Aparte. May telegrama ka, Larry. Baka yung galing po. Wala kang kamalay-malay. Pinaghahandaan ka ng kasayahan ng ating mga kanayon. O, saan ba galing yan? Ah, galing mo kay Tony. At sinasabing pinauwi na ako ng aming profesor dahil sa aming pagliripaso. Ano? Gagawin ka ng profesor, hindi ka pa naman tapo? Hindi, o. Ayan, basahin nyo. O, e, paano? Hindi ko din kabagay sa Manila. Ba, pinakailangan, o. E, paano? Pinaghandaan ka pa naman ang palatuntunan ng ating mga kanayon. Eh, kailan ba yun? Bukas. Eh, kung ganyan eh, isa makalawa na ako lulwa sa Manila. Eh, kung bahala. Eh, saan magagawin? Sa loob ba nung ni Kapitan? Ano? Nilumoban si Kapitan? Hindi mo. Sa loob ba nung ni Kapitan, doon gaganapin. At dumating po ang anak niyang dalaga. At sabay po silang pararangalan. At huwag na di daw kayo dumalo. Ay, pupunta ko doon. Ibig ko namang makita ang anak niyo ni Kapitan. At anong mali natin? Baka balang araw yung maging manugong ko si Aida sa Arhala rin. Oo, ang pagpa naman. Hindi ho na babagay sa akin si Aida. Pagkatutuong makabago. At saka wala siya sa pangarap na maging asawa ko. Uy, bakit mo ba ako nililiwan? Hindi mo ako humiliyaw. Nagpapaliwanag po lamang. Yan. Nalakas daw ako. Nagtayo ko ng mga magyarong mangga. Si Halimatyo. At siya tulong mo mabuti yun, ha? Pangaralan na ikaw pa ang pilosopo. Ang taong ito. Ano ito? Andito si Ani Cintia. Si Cintia? Uy, Larry! Meron ako sa sabi sa'yo kung kung si Cintia. O, alam mo. Alam mo. Hello, good morning. Good morning, Ani. Bilang po. Paano ka masak? Kawawa naman ang hangin ko. Nangangalumata. At hindi pa yata naayos ang buhok. Ano ba ang binig sa'yo kagabi? Anong binig? Hindi ba't ang binig sa'yo eh? Minum ka palagi ng gatan. Alam mo, Cynthia, dalawang malalaking basong gatan sa kanilang mga kagabi. Mabuti pa si Tony at natatandaan. Kasi parang hindi ko matatandaan eh. Hindi nito niyang lahat sa akin. Ikaw naman. Hindi ka na namamalag ngayon. Kagabi ng tawang nito eh. Natamig ka sa... Ano ba iniinom mo? Gatan? Hindi yung gatan mo na. Yung bago iniinom yung gatan. Hindi ba't ka laman si Julius? Oo. Dinalaw lamang kita bago ko mag-inig sa Carlos. Alam mo, nalulong ko talaga pag hindi kita nagsigit eh. Ay, alam mo, Ani, hanggang biyernes na lamang at matatapos na ang aming examination. Mali na tayo lumabas. Eh, kung ganun, pwede na tayo mag-nightclub. Arig na to. Sige, tapos to, ha? Uy, Cynthia, bago ko makalimutan. Alam mo, pagkatapos ng examen nila, Larry, sigurado siyang magiging top-notcher. Halos masira ang dito sa kanya sa bukasa. Masipag na masipag eh. Hey, honey. Mag-ingat ka, ha?
Bye. Sa kabupuntol mo, bakit ba? Hindi na naman akong mapasok kung gumisa sa'yo, ha? Alam mo kagabi, tumawag ulit sa istinja. Para mapagtagpang kita, eh. Ginagat ko tuloy ang tingin mo. Ganun, ha? Kaya pala namamala. May kalamansidyos pa, may gatas pa. Magaling na rin. Hindi nang tingin sa'yo. Ito palagi ng gangka. Hoy, City Boy. Buti ba'y magpahinga ka lang? Magmula ngayon ay konti na lang ang lakwa siya, ha? Okay, sekretaryo. Mula ngayon, ikaw na sasagot sa tumatawag sa akin sa telepono. Oh, all the time, brother. Alam ko bakit nagkaganyan si Larry. Tina? Oho. At dumating ka ba ang pahayag? Opo. Anong headline? Tignan mo nga. Aba, ako naman babasa sa inyo. O, sige, sige. Malaking puno, pangbeda, subdivision, at lastupo, ang isang pamilyang bawang mga inche. Ano? Narunod ka mga inche? Aba, hindi ko. Yun mo mga ang natulo, sapagkat higit ang mga lahat ang nila mga dungawan. Malaking tolo lang. Nagkakasunog na yung nalulungo pa. Papa, hindi ko. Wala ko silang pek, kaya wala silang nilabasan. At natulo. Ganun ba? Pawaawa na mo. O eh, wala pa bang balita tungkol sa aking anak? Tignan mo, natin na mo. Papa. Nandito na. Ano ang pek? Nandito na ako sa institusyon. Hindi ko kayo makausap. Sige mo, dyan na. Sabayin na. Aywan mo na sa akin, pare. Narilito naman kayo. Ano sa atin, ah? Idadaro lang naman kita, eh. Nangangako ko siya hindi na itagalang wala yung pamuli, eh. Alam mo, ilalaban nito ngayon yung ganyang Texas. Wala ko naman na sa akin. Hindi na ako makakabawi ng mga natalo ko na sa araw. Wala na ako mabibigay sa inyo. Nagugulan niyo sa sugal, sa alak, at kung saan-saan. Tina, huwag mong pagsusupradahan. Baka akala mo'y nakabayad siya ng utang sa akin. Magiging natin ka ba kung hindi dahil sa aking pagpapaluan? Wala na kayong sinusubak sa itong pagpapaaral niyo sa akin. Ay, ang paulang mo na. Hindi naman nililin na paglilingkod namin ng mga sabi. Utusan, labandera, kusinera. Bumayad mo kayo, hindi patapat ang ginugol niyo sa akin. Kumakasapat ka, ha? Ang pagkakamali mo sa akin ay kapalit naman ng paghirap na yun, ha? Unti-unti ko siyang papatayin sa hirap. Sino ba? Napakasamali niyo. Para kayo hayop. Hindi ko naman manamang ipak. Iwan ako, ina. Kapapatay ko naman. Bibigay ka, hindi? Ina? Ang pasa. Madaro po, Danulio. Magandang araw naman, Tisyo. Bakit ka na lamang kayo nag-usap na dalawang magamahin? Hindi ka tumuli sa loob. Papalit na nga po sana ako eh. Pinipilit ako ni Tina na lumapit sa inyo. Kaya na nga lamang, naulano ko na kayo yan. Para ka namang ibang tao. Ano bang talaga ang sadya mo? Eh, ang lagay po eh, napakaliit para sa inyo. Ngunit, sa aming nangangailangan ay napakalaking halaga po niyan. Sandang piso po lamang, at pati pang po lamang ang aming hubungan. Nag-umpisa na po muna eh. Ano? Tinangin ang ulan ng inyong bubungan.
Paano nangyari yun? Hindi po. Malapit na pong umulan, kaya pati pang po ang aming bubungan. Ah, ganun. Ah, bigyan mo ng 100 piso ang iyong amay. Ikaw mo. Pangbuka, bigyo. Salamat mo, Don Julio. Nagagalak po kami mag-asawa, nakakasundunin mo si Tina. Ano ka mo? Susundunin mo si Tina? Ay, hindi maaari yan. Napapamakangkibatang yan. Hindi po. Okay ka po. Nagagalak po kami mag-asawa, nakakasundunin mo si Tina. Ah, oo. Kung ano man po ang ganyang pagkukulang, may nabala magpupuno. Ay, walang nagagawang pagkukulang si Tina. Napakabait na ba tayo at siyang napapagkatiwalaan? Alam mo? Pati ng aking kahadiyero ay siya rin ang tanging nakakaalam ng kombinasyon. Nalalaman lahat ni Tina ang mahalagang katulangan, mga hiyas at iba kong pangalihan at kung saan nakatago. Ha? Talaga pong mapagkakatiwalaan niyo ang aking pamakin na yan? Ha? Halika mo? Mapagkakatiwalaan po talaga ang aking pamakin. Ah, talaga, talaga. Salamat po, Don Julio. Ah, wala kang alalahanin. Tita, mapakabayad ka sana, ha? Hindi ka mabuti. Kala na po. Salamat, Juan Pio. Sandali lang, Tata Pichong. Bakit? Kaya ko pa yung hinabol dito. Ipagpakiisapan, huwag na sana kang bumalik. Nakakuha na rin lamang kayo ng pera. Oo. Alam mo, Tina, sa pagpunta ko rito, ay marami akong natuklas ang bagay. Ikaw pala nag-ingat naman kay Mano ni Don Julio, ha? At pati kombinasyon ng kandiyero, alam mo pa rin, ha? O ano ngayon sa inyo? Ah, wala naman. Baka sakaling dumating ang araw na kailanganin ko yun. Kinabangan ko. O siya, di lang magtatagal, ha? Baka lang kumahod sa sabon, ha? Kanina pa nga ako andi dito, naghihintay ako ng taxi. Sa amin ka na sumama. Dadaanan lang namin si Tessie yung girlfriend niya. Papasyal tayo sa boulevard. Okay? Okay. Let's go. Let's go. Thank you.
ba nagtagot ngayon lamang kita nakita? Ano ba nagtatago? Hindi naman ako nagtatago eh. Anlagay, hindi mo lang hinahanap nang hindi mo ako nakikita. Kung ganyan eh, maraming panahon ang nakasaya sa atin. Nakasaya ng panahon? At ano naman ang ibigay sabihin? Hindi ba pag-aaksaya ng panahon ang hindi natin pangitita? Kung ganyan eh, payag ka bang pagbayaran natin ngayong gabi ang mga panahon nakasaya? Hindi ko ba natatakot eh? At wala kang isang sinchong pinanimigalon eh. Why not? Kung ganyan, honey, eh, mag-night lang tayo. Let's paint the town right now. Pwede pa lang si Tony sa si Jeffrey. Paano nga naman kami? Bahala na silang dalawa. Boys of all time. Sabay mo na Tessie ko. Okay, sabay-sabay na tayo. Eh, saan ba nagtatrabaho si Tessie? Yan lang. Malapit lang pala eh. Hindi na, iwanan mo sa kanya. Alam mo, pinangaralan ako ng mama. Hinihingi na raw ng tawa dahil nagmamasigas pa ako. Kaya naman bilang pagsunod, naparito ko sapagkat nalalaman ko susundin kanina ngayon si Katie. Masin ko kasama nga maging maunawain. At saka ang maipapayo ko sa'yo, huwag kang masyadong seryosa. Nang hila kayo nagkakagalit ni Larry. Kilala mo na naman ang ugali ng tao niya eh. Ewan ko nga ba? Kung bakit hindi maalis sa akin ang pag-isip. Mula ngayon, ay sisirisi ko lang hindi manibuko. Sapagkat nalalaman ko namang minamahal niya ako. At... Grabe! Sandiyan ka na pala, Tony. Cynthia, nalilito ko pala, no? Alam mo, nakilala ko ang aking pagkakamali. Kaya naman, naparito ako upang sabay-sabay na tayong apat. Si Larry! Si Larry? Oo. Nasa ibaba. Ay, nasa ibaba pala. Nagamit sa kanyang kotse. Ano ba naman ang nangyayari si Tony para kang kitikiti? Malinit eh. Mabuti mag-aisayos ka na. Thank you.
hindi po. Kami na ang bahala dito. Eh, nilalangaw ko eh. Ay, hindi na. Basta kami na ang bahala. Sige na. Eh, pagka kayo niyo, tapos tawagin niyo ako, ha? Oo. Ano ka ba naman? Hindi ka pa makakuha ng maganda-gandang ano dyan. Ano mo ang tsura? Parang butik. Kumari nga sana, mas pangit dyan ang kukunin ko. O, dari. Pati ba naman ang nila eh. Oo, ano nila? Pero kina sila, high class naman. Hindi ba yun? Nagdagdag pa, sulat ako pa. Pinauwi na ako. Malamang kung ang gagawin ko. Pag-iwi ka? Yan ang hirap sa'yo eh. Hindi nga kita ng tulong eh. You really want to get rid of me. I don't like to get rid of you. Ayoko lang na ikaw ay mapasama sa'yo pa pa. Alam naman naman ang papa mo na tayo nakapasa na. At ikaw eh. Po. Makakaila ba yun? Mano kung may kasampo? Ininyero din naman. Alam ko na. Sulatan ko ang papa. At sasabihin ko sa kanya na tayo nahilingan ang ating deal na magturo ngayon sa Amer. Sa Makati, mga dalawang buwan pa tayo makakati. Dito. Oy, 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 Larry. Kung ikaw ay magsisinungaling, huwag mo na ako itasama. Gagawin na naman ako. Sige ko. Ako ang bahala. Ang bahala. Ngayon din, susulatan ko ang papa. Sabihin ko sa kanya. Na tayo nahihilingan ng ating mga kaklase na magbigay naman ng blowout. Alam mo, kinakailangan natin yung kwartang yun. Pagkubos ng kotse. Ikaw na ang bahala. Kasi kumain ka na, kumain ka. Kaya maraming nag-iisasampo sa pagsusulit ang batang yan ay may palagay akong nahuhumalik ng mga babae at sila. Biro mong pag-awayan ng dalawang babae at magsabot sa sarong pa naman ang restaurant. Kaya ninyo tapong bahala, Tutulio. O, bata, pati naman ito eh, pasukul sa batang yan. Alam naman ninyo eh, naaari ko din naman parang anak Larry. Kaya, aalamin ko ang lahat ang kanyang mga ginagawang kabalbala sa Manila. O, ano tuturuan mo ng kabalbala ng batang yan? Dahil lang basta inaari mong anak. Oo, ganun ang ibig sabihin. Alamin ko po lahat ang kanyang mga babala na ginagawa sa Manila at itusumbong ko sa inyo. Bakit mo ko isusumbong? Bakit ha? Itusumbong ko kayo, sis. Itusumbong ko sa inyo. Ibig ko sabihin na inyong inusumbong. Oh, tama. Tama. Eh, mamayang tanghali mayroong aalis na aeroplano. Lumakad ka na. Tutulit na ako, damon nyo. Oo. Hindi mo ba yung magamita? Tutunin ko na ako. Oo, mag-almusal ka na. Magaliliw ko yan. Mamaya ho ng konti, darating na si Larry. Akala ko ba, kung ba kayo nagtuto? Oo. Oo. Kaya lang ho eh, pang si Larry, ako naman eh, pang umaga. Kaya hindi siya nabutan dito ngayon. Maaari pang mukha ng ulo sa tubig. Oo. Nakapuha ko lamang ako. Ah, sadali lang ho. Baka kung saan natin siya, 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 baka kung
na. Naku, sinarantong ko sa video ko sila sa labaga. Oh, marami ang nalipot eh. Tapos kapagod ako eh. Eh, tuloy, kumain ako sa labas. Naku, alam niyo na sa baso. Talong hirap na hirap ako sa pagtutuwa. Alayin ng mga estudyante ko, ang kukuro ng mga uno. Ginagbalita niyo sa mga. Hirap na hirap ako sa pagtutuwa. Mabuti naman yun ang tangmaran natin ninyo lahat. Eh, kumusta naman? Bakit kayo napalabas? Pinauwi ka ng papa mo. Dalawang linggo na lang, magkakaroon nila. Matulong sabihin na sa kanya na makikis-kis na siya. Tatlong buwan lang naman ako dito at dito ko naglalaw sa aming karawan. Kayo nang bahala magpaliwanag nyo. Kasabihin mo. Eh, bakit ka lang? Wala. Bakit? Eh, kumikita na lang kayong karami. Tanong. Eh, magsaka siya pa lang ang aswento na isang profesor. Eh, paano yung ginabayad sa alila? Yung kinakain namin yung mga social obligation namin. Ipagayin mo ba? Aasa mo po, ha? Eh, mabuti. Ang mabuti pa dasa ba? Kasi mag tayo na kayo sa ulit akong sila. Wala. Eh, magagalit sa aeroplano sa nakempo eh. Ah. Kaya nga pala, nagpunta ako na sa universidad na pinagtuturuan yung dalawa. Hindi kayo nakikilala. Ngayon ay kinakailangan gamitin ko na ang kapangyarihan bilang isang ama. Pinaraan ko ang isang mong kasinungalingan. At kung ikaw yung muli kong pagbibigyan, ay maaaring masisi ako sa dami ko. Natuklas ako sa pamamagitan ni Basyo. Ang mga ginagawa mong pamumuhay dyan sa Manila, nahuhumaling ka sa mga papay at sugan. Hanggang pati na iyong auto ay nasa lana tuloy. Laban-laban sa iyong kalooban ang magbalik dito. Kaya nagpuluwari kang nagtuturo. Natulad na ba? Kailanman ay hindi pa kita nahulihan ang pagsisinungaling sa akin kung hindi ngayon lamang. Kaya kailangan ka nang tutuwin. Bukas na bukas din ay patatawag ko ang aking manananggol. Upang ipalagay sa aking testamento na kung sa pagsakit ng iyong karawan sa April 24 ay hindi ka pa nakapag-aasawa ay hindi kita pamamanahan. Sir Julio, hindi ko kaya ng pakahigpit naman ang... Ano ka mo? Papaalala lamang. Hindi ko kaya lumalabit sa... Yan ang ibig kong mangyari, Tina. Akala mo ba'y papansinin ako o hindi din nila ako kung hindi mo hindi ka natatakutin? Kung pananakot lamang ng Julio, maaaring hindi kayo sundin. At bakit ako matatako? Hindi mo kayo. Sinari ang ibig kong sabihin. Kung pananakot lang inyong gagawin, maaaring hindi kayo sundin. Pananakot na akin naman puto pa rin. Ibig ko pang makita ang ginagamit sa hawang gawa o ipamukod sa manihira. Kesa lustahin niya ang aking talapit pinaghirapan sa walang kabuluhan. Kung hindi siya susunod sa akin ng gustuhan, ngayon pa'y matuto na siyang magpanag ng buto, pagpatulo ng pawis, upang makilala niya ang hindi mag-aakos ng talapit. Kapararap niya ang pagkakaroon ng mamayangan. Sasawi ang balat naman niya ang magkaroon siya ng amang hindi marunong magpahintulot ng lustay ng aking talapit sa kabaliwan. Hindi ko siya pinagdadamitan, Tina. Eh, ano po naman kabutihan ang magagawa na kanyang madali ang pag-aasawa? Ano ka mo? Ano po naman kabutihan ang magagawa ng madalian niyang pag-aasawa? Ang hindi mapagbago ng ama ay napabubuti at napabago ng isang asawa. Matatahimik na siya at mapuputol ang malapit niyang kalayaan. Tapusin mo ang surat, Tina. Ipamimigay ko. Yan ang dahilan, Tess, kung bakit kita pinusundo na madali ang ito. Dahil sa nais kong hingapay ng tulong. Ano nga itutuloy ko sa iyo? Ang ipapayag ko, hindi na kahiling mo ng iyong anak. Magkasama na pa, bago kong mating ang iyong arawan. Punta na lang makalagay ko ng iyong anak. Tama si Tess, Larry. At may malagay akong tama rin ang iba. Yun lang ba? Bakit? Ang pag-aasawa ba'y kanin susubo na may luluwa akong mapasok? Eh, ba't ka magpapakapasok? Kung mainit, hindi mo kong susubo. Yan ang hirap sa'yo. Dinadami na naman sa pagbibiro. Hindi ko pa naupo magbiro. Kilala ko kung galing ng baba. Ang masabi niya, hindi maring mabalik. Kung talagang mahalaga sa'yo ang kayamanang iyong mamanahin,
Eh, si Cynthia lamang ang makalulutas ng history rin. Pagkasin na kayo kagad ngayon. Hindi si Cynthia ang babae para sa akin. Makamatay lamang ako sa konsumisyon dahil sa kanyang pagkaseloso. Ang ibang babae naman aking kilala ko, iniibig lang dahil sa aking kaibana. At ang iba naman ay hindi upang kasama yung panghabang buhay. Meron pa tayong kulang-kulang na dalawang linggo para matapusin ang bagay niya. Bakit natin pagsisilisang usan niya ngayon? Ang mabuti tayo mag-bihis ka at magpasyal tayo. Tere. Bilang tayo na lang. Wala akong gana magpasyal ngayon. Special delivery po. Galing na naman sa papa ito. Bakit? Buksan mo. Malaman natin. Larry, masama ang lagay ng iyong papa. Inakyat kami ng magnanakaw kagabi. Pinipilit si Tina na buksan ang kahadiyero. Ngunit nanlaban si Tina at humingi ng tulong. At nang magsindi ang ilaw, ay natuklasan namin ang amaing pala niyang si Ma'am Pisyo. Sa kabiglaan na nagsitapot, si Tina kasan ang diwa ang imama. At kasalukuyang nararating ngayon dahil nasa sakit na puso. Larry, ikaw lamang ang makapagliligtas sa kanyang buhay. Sundin mo ang inintendid niya sa iyo. Mag-asawa ka na at bumalik sa lalong madaling panahon. Ikaw nang ikaw ang kanya tinatawag. Basyo. Bakit di mo lang tinigin sa akin? Ikaw, Tessie, ang makatutulong sa akin. Ako? Paano? Paano nga naman? Ikaw ang ipakikilala kong aking asawa. Ako? Larry, nasisiraan ka na yata ng bait, ha? Nakalimutan mo na yata. Ako'y katipan ng iyong kaibigan. Hindi ko nalilimutan. Tayo magtutulungan. Kunwa-kunwarian lamang na tayo mag-asawa. Ano? Pahiram lamang. Ako? Hihiramin mo't ipakikilala yung asawa? Aba, nababaliw pa yata. Aba, Larry, naloloko ka na, no? Abitin na. Sandali lamang. Wala akong masamang hangarin. Tinulungan kita, Tony, upang makatapos. At hindi rin naman kaila sa iyo na ang salaping nang galing sa matandang nag-aagrobuhay ay siyang ipinaging hininyero nating kapwa. Hindi ba naman ninyo ako matulungan na dalawa upang madulutan ng kasiyahan ng matanda bago sumakabilang buhay? Ang buhay ko'y handa kong idamay sa inyong dalawang magama. Ngunit si Tessie. Si Tessie, parang kong kapatid. Hindi ko siya Marin lapastangan. At nalalaman kong hindi pa kay Marin pakasapagkat si Tony wala pang trabaho. At pinapangarap ninyong mabili ang bungalo na malimit ninyong pasyalan. Kung ako ay tutulungan ninyo, ay tutulungan ko rin kayo. Pagsapit ng aking karawan, ay hawak ko na ang kalahati ng salaping aking mamanahin. Mabuhay man lang papa, ay bibilin ko sa inyo ang bungalo na yon at bibigyan ko pa kayo ng salapi upang puhunanin sa inyong pagbabagong buhay. Ngunit ako hindi makapapayag na bumili ng asawa. Alalahanin mo muna sana malaki ang aking utang na loob kay Larry. At ganun din naman kay Don Julio. At kung tutulungan natin siya, ay para na rin tayong tumutulong sa isang kaluluwang malapit na mamatay. Iyan naman yun. Kung papayag ka lamang. Ayoko. Ayokong pumayag. Ayokong maging hiram na asawa. Nakita na niyo ang ginawa kong pag-ibig kay Larry. Nagbunga ka. Nagpakasal na sila ng kanyang kasintahan. At darating ngayon sila. Konti niyo na ang Julio. Hindi pa kayo lupusan ng galing. Ay, ang puso. Ah, hindi na pagkaling ko ngayon. Magaling na ako. Kasita, kinausap mo lang lahat ng mga lupusan? Opo, Don Julio. O, ang mga pagkain? Handa na rin po. Sige lang po kayo. Ah, wala na. Sige, at kasunod muna. Don Julio, ay sumulan mo kayo uto sa akin eh. Minsan ko pang tatagin ng tamalang sigin. Baka meron pa akong kakaligtaan eh. Ah, wala na tingnan. Sige. Ako din po, din kung diyan, papaalam na. Babalik kayo, Dr. Sarcedo. Bukas na lang umaga. Ganao kayo. Adios. Ano kaya ito pala ganyan sa iyo? Maganda kaya ang asawa ni Larry? Mabait kayo siya? Hindi ka na senyorito. At hindi pipili na kasama niya sa amin. Kung mabait, malalaman natin.
Lalo masiyahan ang iyong kalooban. At kung ibig mo, paminsan-minsan, lalawin mo ako dito. O kaya dyan ka na matulog.
Yun ang gagawin ko, upang makatulog ang isa't isa sa atin. Ngunit, hindi ka basta-basta makakapasok dyan, hindi ka magdadaan sa pintong ito. Mabuti kong buksan kami, Tessie. O ano, nagkaya rin na ba kayong dalawa? Arigato na niyo. Tapos na. Johanny, pumunta ka ng pipilid mo. Ikaw naman, pumasok ka na dito, ikukulong na kita, na ako'y makapagpaling ka naman. Pasok, please. Magpapagpaling ito lang, Annie, ha? Alam mo talaga may sa babae sila rin. Baka maglokulukuha sa'yo, sabihin mo, nang malaman ko ang gagawin ko, ha? Kung bahala, ikaw kasi ayoko na nga bang pumayag, eh. Sisisi na nga ako, eh. Hiya mo, gumaling lang si Don Julio, at makaaraan ang karawan ni Larry, eh. Babalik na tayo sa Manila. Sige, dapat na. Na ako. Ay, naku. Sige na. Wala ka na bang kailangan? Ah, wala na. Magpapalingan na lang ako. Ang kapatid ko kaya? Sana sa silid ko natutulog. Kaya mo akong bahala sa kanya. Kaya na muna, ah. Salamat. Kung hindi pa ng loob dito sa video, ay hindi ko malalaman ang pinatanggap na kaakitan ni Tina at ang kanyang ina ay napakabait na magilang niya. Ay, kamusta mo naman si Magdusio? Ha? Eh, kamusta ho si Mapisyo? Ah, si Pisyo? Oo, nasa bilang buwan, magtatagal yun doon. Napakaganda rin yung mga at napakabiit. Nasabi ko nga ba sa inyong pagpanahin siya kung kukuha ng asawang basta-basta. Ano sabi? Naiingit ka. Bakit hindi ka pa mag-asawa? Wala ko pa bang nobya? Alam mo ninyo ang Don Julio eh. Wala pa akong makaibig sa akin eh. Ano ka mo? Eh, may kasinaan ng tenga ko eh. Ang ibig ko sabihin Don Julio, eh wala pa akong nobya. Wala pa akong nobya. Tumakas na sana akong tuluyan bago dumating ang kaarawan mo, Larry. Pagbibigay ako ng malaking tiging upang makilala ng lahat ang iyong magandang asawa. Aba, eh kayo ang bahala, Papa. Ibig ko rin naman makilala ng lahat ang aking asawa eh. Ate, naanto ko na ako. Kasamahan na kita. Gusto ko sa tabi ng ate ko. Aba, eh. Aba, kita. Alam mo, ang ate mo yung may asawa na kaya mabuti, matulog ka na sa tabi ng Tina. Sino ang... Ay, Tina, eh. Kamangan mo na lang siya. Kaya matulog na kayo. Eh, alam niyo talagang malambing mo yung kapatid ko yun eh. Hindi ko makatulog kung hindi ko katabi. Ah, hindi mo nang matulog. O sige, magpahinan mo na ba? Hindi ko. Eh, masyado po umagat sa kami. May pagpupwento na tayo masyado eh. O, sige, Tony, pagpupwento na tayo. Kaya na, kahalan na tayo. Kaya ano na tayo. Pagpupwento na tayo. Yan, Lulio, masyarap po. Good night. Good night, Papa. Good night. Good night. Good night. Good night. Kinakausap mo ba, Papa? Tayo. Alam mo, Tony, kung hindi ko nasulatan ang mahigpitan niyang kaibigan mo, baka kung ano na nangyari sa taong yan, baka yan nila kapag-asawa ng isang babaeng hindi niya kagustuhan. Talaga napakaganda niya si Teresa Manuel. Ano ang palagay mo sa kanya, Tony? Uy, Tony! Kinakausap kita. Ano ba ang tinitignan mo? Talagang naiingit ka, ano? Eh, pagkatsismoso ka rin naman, ano ha? Oy, Tony, ipukwento ko sa iyo ang naging buhay namin mag-anak. Hindi dapat mong malaman nung kabataan namin. Aba, Tony, mahirap din ang aming pinagdaanan. Mahaba ho ba? Ano ka mo? Mahaba ho ba? Ay, talagang mahaba itong sese ko sa iyo. Oo. Bakit? Ano pa nangyayari sa iyo? Eh,
Wala ako. Nalulungkot lamang mo ako sa istorya ninyo. Ay, sa istorya, talagang malungkot na malungkot ang naging buhay namin mag-asawa. Oh. Ha? Halika mo. Pag-usun tayo naman sa nagsito? May dinaramdam ka ba? Ha? Ano ba nangyayari sa iyo? Ha? Don Julio. Bakit? Don Julio. Ha? Don Julio. Ano nangyayari sa iyo? Kasun ang puso ko. Ay! Lumulong ka na. Ay! Ay, lumba. Sige, magpahinga ka na. Baka po ano pa mo yan. Sige na. Magpahinga ka na. Salamat sa Don Julio. Ano ba nangyari sa patang to? Malo sa inyo, Don Julio, upang makamayan ko si Larry at si Lloyd makilala ang kanyang nasawa. Ngunit, at pinagkaroon ng emergency case. Ay, mananaog na yun. Tinatawag ko kay Jimmy. O, ayaw sila. Tessie, ito si Dr. Salcedo, ang ating manugang. Kamusta po kayo? Mabuti nyo. Ano ako pala? Ang nasawa ni Larry. Mabuti nyo, Dr. Doktor, okay, kilala ko sa inyo ang aking matalik na kaibigan, si Ninyero Antonio Estorga. Gusto ko kayo, Doktor. Buti ha. Bueno, Don Julio. Ngayon nakilala ko na nga kayong lahat. Ako ay papahalam na. Sandali lamang, Hanya. At ihati ko lamang, Doktor. Tira, maupo ka nga. Maupo ka. Maupo ka, Tira. Talagang ibig ko pa yung makausap ng sarili ng dalawa. Baby, meron akong hihilingin sa iyo. Papa? Ibig kong baguhin mo si Tina. Hindi sa kanya ugali. Wala nang kapintasan ng kanya ugali. Kung hindi sa pagbibihis at pag-aayos. Eh, maganda naman kong talaga si Tina. Ano? Mapagaganda mo si Tina? Iyan nga ang ibig kong mangyari eh. Hindi po. Talagang maganda si Tina. Ay, nalalaman ko yan. Ngunit ang kagandahan niya ay natatakpan ng kanyang kasuotang nas na hindi na napalitan. Tina, ako'y sawa-sawa na sa iyong kasuotang mo. Tina, kailangan magbago ka. Alamin mong ikaw ay kabilang na sa tahanan ito. Hindi bilang isang nas. Kung hindi, kamag-anak na rin. Ibig kong makita kung katulad ka ng ibang dalaga. Kagaya ng ginagamit ni Tessie. Gagawin ko po lahat ng aking makakaya. Marami po akong dalang kanit dyan, ha? Inaakala kong maiaayos para sa kanya. Nahanda akong pagugulan ng batang yan. Ibig kong baguhin mo ang kanyang makalumang pag-aayos. Ako po ang bahala ko pa. Sa ngayon, ang mga papay ay nagpapalakas na ako. Ngunit, isang tsumpong na muli ay pagkawala natin magawa. Kaya't pag-ingatan ninyo, huwag mabigyan ng sama ng loob. Sorry. Tony? Nagkasotol rin ako. Narinig ba ninyo sinabi niya ito, Dr. Salcedo? Oo. Kaya ang mabuti, pumasok na kayong dalawa sa loob ko. Sabi niyo pa, kaming dalawa ni Tina yung nalabawin lang. Ang
kasi hindi sumasakit ang kaarawan ng iyong kaibigan, dinito ka na muna. Pinapalak mo na rin magbalik sa Manila. Sabi ni Larry. Aba, hindi ho! Kunwari lang yun, nalalaman ko nang titigilan ka naman magbuling mga tanong sa pamanagal. Ha, Tony! Lala nga ho eh. Pagkatitig ko sanang makalap ng trabaho sa Manila. Ngunit, antayin ko na ho makalagpas ang kumplano ni Larry. Aba, eh kung talagang merong kang mahalagang bagay na gagawin sa Manila, tumuli ka na ngayon. At bago sumapit ang paarawan ni Larry, di makababalik ka rito. Talaga nga ho, meron siyang gagawin sa Manila. Wala ho! Tumuli ka na! Wala ho! Wala mo! Meron nga ho siya na gumutong ulit. Antayin ko na ho makaraan ang kanyang paarawan at saka ho ako alit. O siya ni, ikaw ang bahala. Ba? Meron tayong panahon. Patutuloy ko ba? Patuloy mo! Tuloy. Parang namumukhaan ko nga ho eh. Hindi ko lang matandaan. Si Tina? Si Tina? Si Tina? Oo! Eh, mahirap pa nga naman makilala. Hindi ka na nakadamit na. Wala ka ng salamin. At saan nakalugan yung buhok mo? Di gaya ng dating nakapusod. Hindi ba itong bisitong regalo sa'yo, Aram? Oo. Ayan, ang misis mo nag-ayos sa akin. Pilit na pinagamit yung damit na ito pagkat walang makausos sa akin damit niya. Pinalugay ang buhok ko eh. Kasi na, hindi niyo siya nakilala, no? Ang ganda-ganda niya ngayon, no? Magmula ngayon, ayoko nang makikita kung ito ay nakasuot na. Ah, Tina? Siya nga naman, Tina. Bagay na bagay sa'yo ganyan eh. Oo nga eh. Ano, Tony? Oo. Talagang napakaganda ng aking si Tina ngayon. Kung ako lang merong panganak na lalaki, gagawin ko ang lahat ng kaparaanan upang itong si Tina ay maging manugang ko pa rin. Palagay kayo matutupad din yan. Tony, ikaw ay para ko na rin tunay na anak. Bagay na bagay kayo ni Tina. Tuloy. Alam ka lang naman kasi gumawa ko sa isang inyero. Siya nga naman, Papa. Talagang yun si Tony alangan. Sino magiging alangan? Ano ka mo? Ang ibig ko sabihin, hindi natin dapat pangunahan ng dalawa. Anong malay natin para si Tina niya kapasintahan at ganun din naman si Tony? kayo nga kapatid si magsipagpasyal. Sige na. Sumang ba siyo? Nandiyan na ba? Tony, ikaw na ang bahala kay Tina, ha? Sige na, lumakad tayo. Ika natin na. Ay, mukhang mo tapos punta ka dito, ha?
Wala, hindi mo ko sila. Ako na, wala. Ako na, kung pinupunin mo aking pagbaba mo, ang nata ito'y ibang-ibang. Ay, nakakabait at pahalangin mo yung video. Ikaw man ay mahal na mahal na ng matinda. Talagay ko yung huli na rin niya. Ano? Matagal mo ako dito eh. Ano ang ginagawa mo yan?
Walis sa akin ang salubin sa bituka niya. Nagpapapangin lang ako rin sa labas. Huwag mo akong ulo niya. Makakala mo, hindi ko na lang. Madalas kung kayo makita na gumusap ni Teddy. Ho? Kung kaya lamang hindi kita sinusundo. Napakatagaalala lamang ako kung ano mangyayari kay Dong Julio. Wala naman ako mang ginagawang masama. Wala kang utang na loob. Inaari ko pa naman kapatid si Larry. Sinatakasilan mo pa siya? Hindi, hey, sino nagtatakasil? Sino nagtatakasil? Kung hindi mo ibig na ikaw'y masaktan, sulong sa isilid! Sulong! Ano? Tao. Maaga ko ngayon nagising, ha? Nakatulog ka kagabi, ha? Hindi ko. Nakatulog ako kagabi. Ano? Nahulog ka? Hindi ko pa naman napilayan. Buti ho. Ang ibig ko sabihin, eh, nakatulog ko ako kagabi. Alam mo, Tony, ang muletang ito ay binili ni Larry para sa akin. At dalawang araw mo nang pinagsasalayan. Hali kayo. Bulatin natin sila. Dari, Dari, ikut apa kau? Dari, lagi kenapa kamu? Para sa pagpapalag na tayong mahalata.
Antay muna, kagabi. Bakit parang nakita ko kayo dito naghahalik ka ni Larry? Ay! Bakit nakita ko yung pa naghahalik ka sa pili ko? Ay, loko! Nalas ako lang sa nabuhay. Look. Ha? Kasi yung sinasabi nyo, pati ako nasaktan. Yung ba? Oo. Kaya nga, panagpil. Larry, sorry na.
Maganda ba yung binabasa mo? Oo, suspense. Hindi ko mabitawan eh. Ba't hindi ka sumama sa kanila? Nagpaiwan nga ako pagkat meron akong mahalagang bagay na ipagtatakas sa'yo. Ano yun? Nais ko sanang ulitin yung sinimula ko nung gabi na hindi natuloy pagkat dumating si Tata Basyo. Ah, Lauro? Si Teke naging matalik kong kaibigan at napamahal na sa'kin. Huwag ka sanang gagawa ng anumang bagay na ipagkakagalit namin. Baba, bakit kayo magkakagalit? O ano yun? Alam mo, mahal na mahal ka sa'kin. Oo, oh, hindi ko naman yung mga kalukuhan mo. Hindi na sundan mo na yung asawa mo. Asawa? Maniniwala ka pa kung sabihin ko sa'yo yung wala akong asawa? Ito, close mo ha. Ako hindi nakikipagbiruan sa'yo. Kapag sinulit mo pa yung kalukuhan mo yan, susumbong kita sa papa mo. Para yun lang mo, susumbong mo. I'm gonna left, 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 right. I'm gonna take the
liplip sila dahil parang til sing hallelujah kung mag-sing, sing, sing kung mag-sang I'll take a chance, chance, chance right high before I know. Thank you.
pagod ang pagod ka eh. Darating naman sila. Tinawag ko na eh. Bakit po ba hindi pa tayo tumuloy? O, yan na sila. Hello, honey! Remember me? Happy birthday! Hindi ka na nagagalit sa akin, ano? Kita mo, hindi ko nakalimutan ang birthday mo. Sinadya ko hindi ka padala ng telegrama upang bigyan ka ng sorpresa. Hindi ka ba nalalap? Ano ba nangyayari dyan, ha? Papa, eh, isa pong kaibigan na nakaalala ng aking sarawan. Cynthia, ang papa ko. Hello, Daddy. Eh, siya po, kasinta ni Tony. Ha? Ano ba yung pinagsasabi mo? Bakit hindi mo pagtapatihan pa pala? Ako ang kasintahan mo. Ano ikaw mo? Ang kaibig kong sabihin, ako ho, ang magiging manugang ninyo. Ha? Manugang? Ah, Desi, hindi ka. Ito aking manugang, asawa ni Larry. Desi ho, ay kasintahan ni Tony. At kami dalawa ang magkasintahan. Ano ba tulupuhan ang nangyayari dito? Teka, teka! Ipagkatapos mo sa inyo. Eh, nais ninyo maging manugang si Tina? Mabait naman si Tina din, Julio. At magkabagay sila ni Larry. Pag nakita na ninyo pa pa, pati sila sa ngayon. Ikaw na! Sayang lang ang tawag sa pagkakaparito ko. Matagal mo na pala akong nililinlang. May katipang ka pala dito, kaya umalis ka na walang paalam sa akin. Miss, sa loob ng isang oras ay merong aalis na aeroplano. Baka kayong mahuli. Talagang aalis ako. Baka akala ninyo, anak lamang ninyo lalaki dito sa daigdig. Aba, talagang lalaki ang aking anak. Woo! Matandang tingi! Ha? Tingi daw ako? Tera. Tina, sa tanang buhay kayo ngayon lamang ako naligayahan. Sapagkat ikaw yung magiging anak ko na rin at hindi ka malalayo sa akin, Tini. Desi, Tony, ako'y nagpapasalamat sa inyo ng marami. Ginawa niyo ng malaking tulong ang aking anak na pinari. Wala kayong alalahanin, Don Julio. Ano'y kamo? Eh, wala po kayong alalahanin, Don Julio. Kami nga po'y nasisiyan ngayon sapagkat kayo magaling na. At ginawa ko po lahat ng aking makakaya upang matulungan ko kayo ni Larry. Ah, tena kayo. At ating ipalitan sa ating panauhin ang nalalapit po ninyo pag-iisang bisnis. Tena! Tara kayo! Talagang pilo ka pala, ah. Kalimutan mo na yon. Basta ikaw ang pinakamamahal ko sa lahat.